Let's confess the confession of faith. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born with the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated in the right hand of God the Father Almighty. From hence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of sins, the forgiveness of sin, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. So now, let's sing Hymnal 340, 'Tis So Sweet to Trust in Jesus. Let's read Genesis chapter 41, verse 8. In the morning, his mind was troubled, so he sent for all magicians and wise men of Egypt. Pharaoh told them his dreams, but no one could interpret them for him. So, amen. Patuloy po tayong magbasa. Let's read Joshua chapter 3, verse 1 to 6. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the Ark of the Covenant, the Lord your God, and the priests who Levites carrying it, you are to move out from your position and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before, but keep a distance of about 1,000 yards between you and the ark. Do not go near it. Joshua told the people, concentrate yourself, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priests, take up the Ark of the Covenant and pass on ahead of the people. So they looked it up and went ahead of them. So, amen. So, ang title po ng ating message for today is From Nothing to Everything. So, simula sa wala hanggang sa
magkaroon tayo ng lahat-lahat. So, nabasa po natin kaganina sa ating scripture sa Genesis chapter 41 verse 8. So, sabi dito sa ating mensahe ngayon na unlike the word, the Bible says that places which have nothing can become everything. Sabi, di ba, palagi sinasabi sa atin ng world o palaging sinasabi sa atin ng mundo na kapag wala ka na, wala ka na. Ibig sabihin, wala ka, pag wala ka nang mararating sa buhay mo kung wala ka, di ba? Pero sinasabi ba ng, ganito ba yung sinasabi din sa atin ng Bible? But no. But sabi sa atin ng Bible, ano daw? Yung wala, pwede daw siyang magkaroon. So, God sent a healthy Joseph as a slave. Also, Moses as an adopted child. Also, Samuel as an orphan and as a shepherd just like David. So, yung mga tao na binanggit ko kaganina, and ano daw sila? Sabi nga dito, si Joseph, di ba? Sinend siya ng Panginoon bilang isang slave. Pero siya ay malakas. Also, si Moises bilang isang ampon na bata. Si Samuel bilang isang walang magulang. At si David bilang isang pangalaga ng tupa. Pero, sabi din dito, yung mga important figures, naging captive sila. Also, the Israelites. Or the Israel, naging colony sila ng mga powerful nation. And even, ginawa ng Panginoon na yung mga Israelita ay maging pagala-gala lang sa wilderness. Also, sabi din dito, even though nandun sila sa kind of situation and circumstances ng buhay pananampalataya nila, God utilized those who possess the gospel and pray to leave behind His works as the masterpiece. So, ano ba yung ibig sabihin nito? Even though naranasan nila yung different kinds of problems and circumstances sa buhay nila, hindi pa rin sila hinayaan ng Panginoon. Bagkus, ginamit ito ng Panginoon, yung mga bagay na meron sila para maipossess nila yung gospel na binigay ng Panginoon. At, ang importanteng bagay na ito ay maiwan din nila para saan? Para sa next generation as their masterpiece. So, I really hope and I really pray, mga remnants, even though feeling natin walang-wala tayo, hindi natin kaya, hindi tayo pasok sa standards ng mundo, wala tayong kakayahan na gawin yung mga bagay-bagay na pinapagawa sa atin. But sabi sa message natin ngayon, even though you are nothing, even though walang-wala ka, wala kang maibigay sa Diyos, pero kayang gawin ng Panginoon yon na bilang buong buhay mo o bilang lahat-lahat mo. So, makita natin to as our blessings. Kagaya ng mga remnants, di ba, sa mga Bible, even though walang-wala sila, wala silang maipagmamalaki. Sila ay slave, sila ay alipin, sila ay mga ulila, colonized, sila ay mga nag-aalaga lang ng hayop. Sila ay adopted child lang o inampun lang. Even though ganito yung kinds of situation na meron sila, but hindi ito naging hindrance para ma-possess nila yung gospel. Also, hindi din ito naging hindrance para iwan nila to as the masterpiece of the next generation. So, sabi dito sa ating number one, a spiritual summit. So, kailangan daw natin maging isang spiritual summit. True, you who have a spiritual summit who possess the complete gospel. Paano daw tayo magkakaroon ng spiritual summit sa pamamagitan ng mga tao na may kakayahan o possess yung complete gospel. God will break down the forces of darkness. So, sa pamamagitan nila, di ba, hindi hahayaan ng Diyos na madisib sila at madaya sila ng gawa ng kaaway. Even for Abraham. Kagaya din ni Abraham who constantly taught about the necessities of life, amazing works began from the moment he became instilled with the complete gospel. So, ano ba yung ibig sabihin nito? Even though si Abraham, palagi siya nagko-complain kay God, marami siyang iniisip tungkol sa mga buhay-buhay, pero nung time na realize niya na yung kahalagahan ng pag-imprint ng gospel at kahalagahan na
pagpo-possess ng complete gospel, ano? Amazing works happened in his life. So, kagaya din natin mga remnants. Diba, minsan meron tayong doubt sa buhay pananampalataya natin. Meron tayong misunderstandings. Meron tayong second thoughts sa buhay pananampalataya natin. And that's very usual. So, okay lang na magkaroon tayo ng ganitong mga mindset. Pero, ano ba yung kailangan natin gawin? We need to imprint and possess the complete gospel. David confessed that the Lord is my shepherd, I shall not be in want. So, ano yung kinfess daw ni David? Ang Diyos ang aking pastol. Dapat hindi ako, ano, naliligaw. Hindi ako, ano, hindi tayo dapat nagkakaroon ng mindset na, ano, hindi natin kaya. Bakit? Kasi ang Diyos ang tutulong sa ating, kagaya ng pag-confess na ito ni David. Kailangan magkaroon din tayo ng ganitong confession. And even in the face of death, Daniel enjoyed the complete gospel and confessed it. So, even though na ano, nasa bingit na ng kapatayan si Daniel, hindi pa rin siya tumigil na i-confess sa Panginoon kung gaano siya kasaya at gaano siya ka-bless na possess niya yung complete gospel. Diba? Ipapakain na siya sa mga leyon. Pero, nag-stop ba dun si Daniel? No. But, he continued to praise God sa mga bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos. So, it doesn't matter if I die. Ito yung confession ni Daniel. Hindi, wala akong pake kung ako ay mamatay. As long as I enjoy the complete gospel and save the world. So, magkaroon din tayo ng ganitong mindset. So, pag pumunta tayo ng field, di ba? Okay lang kahit mamatay ako na inaalay ko yung buhay ko sa field and sharing the word of God. Because this is the life of being the witness that Jesus is the Christ. So, ano doon yung kailangan natin gawin? To be a spiritual summit who enjoy the complete gospel. Kagaya ng mga seven remnants sa Bible. They are the spiritual summit who enjoy the gospel and possess the complete gospel. So, number two, sabi dito, kailangan daw natin ng evidence or ng ebidensya. The reason why God called you nothing is to give you important evidence. So, bakit ba tayo tinawag ng Diyos tayong mga walang-wala, walang maibibigay, walang ipagmamalaki? Para maipakita daw sa atin ng Diyos yung mga importanteng ebidensya na siya lang ang makakapagbigay sa atin. So, di ba, kung tutusin sabihin na, kung iisipin natin, maraming talented, di ba? Maraming skillful na tao kaysa sa atin, di ba? Mas madaming pwedeng tawagin ng Diyos na magagaling kaysa sa atin. Pero bakit tayo ang tinawag niya? Kasi tayo yung mga walang maipagmamalaki. Isipin na lang natin, di ba? Kung yung mga tinawag ng Panginoon is yung mga great people, ano yung iisipin nila? Ay, ako yung nag-evangelize dyan, ako yung nag-alaga dyan, dahil sa akin siya ay nakaligtas. But no, all of this is by the grace of God. Diba? Tayong mga walang-wala kasi tayo yung ano, gagawa ng ebidensya at bibigyan ng Panginoon ng ebidensya para bigyan siya ng luwalhati. So also, sabi dito, you are not alone. So hindi ka nag-iisa. Kung feeling natin sa field, wala tayong nakakasama, bakit ako na lang mag-isa palagi, bakit feeling ko alone na lang ako, wala bang iba, ba't ako na lang? But sabi sa atin ng message ngayon, you are not alone because God is with you. You are within, the blessing of God is with you. Nasa loob tayo ng biyaya na kasama natin ang Diyos. So wala man tayo kasama physically, but the guidance and the feeling of the Holy Spirit and the presence of God is within us. Ito yung isa sa mga authority and identity ng isang anak ng Diyos. Ano yung kailangan natin gawin? Kailangan lang natin i-enjoy yung Emmanuel, that God is with us. God with you, ang Diyos ay nasa sa iyo at lahat ng mga bagay na gagawin mo, ang Diyos ay kasama mo. You will gain the blessing of oneness and discover what has hidden plan and answers in all
things. So, kapag na-enjoy natin yung blessings of oneness, makikita natin yung mga nakatagong plano ng Diyos at yung mga kasagutan sa lahat ng bagay na gagawin natin. So, I really hope and I really pray, mga remnants, na magkaroon tayo ng heart and mind to truly enjoy and discover only the things that God is given to us. So, hindi tayo kailangan mag-seek ng mga bagay na ibinibigay ng mundo. Hindi natin kailangan hanapin yung mga standards ng mundo. Hindi natin kailangan makita or hanapin yung mga bagay na binibigay ng mundo. But bagkus, ano yung kailangan natin i-enjoy? Kailangan natin i-enjoy na kasama natin ang Diyos at ano? Yung blessing of oneness. Kasi kapag na-enjoy natin to, ano daw? Yung mga bagay na nakatago at yung mga kasagutan ay ipapakita sa atin ng Panginoon. So, I bless you na magkaroon tayo ng heart and minds na mag-enjoy inside the Word of God. So, for our conclusion, sabi dito, God will give you spiritual evidence and raise you as a leader to save the world. So, bibigyan daw tayo ng Panginoon ng spiritual na kalakasan at ebidensya para ano? Maging isang leader na magsisave ng 237 nations. So, ganito tayo kamahal ng Diyos. Diba? Bibigyan tayo ng Panginoon ng ebidensya para iligtas ang mundo at gagawin niya tayo bilang isa sa mga leader na magliligtas ng mundo. That's why everything must be aligned with the covenant of 237. So, ganun tayo dapat maging kasaya, di ba? Lahat lang ng bagay, kailangan lang natin ma-enjoy. Saan? Sa linya ng covenant ng Panginoon. Kailangan mag-enter tayo palagi sa flow ng covenant ng Panginoon, sa stream ng covenant ng Panginoon. Huwag tayo lumabas sa agos ng salita ng Diyos. Bagkus, manatili tayo sa linya ng pangako ng Panginoon. In addition, by using this, the content of true healing and yung true healing will take place. So, pag na-enjoy daw natin to, yung true healing and content of true healing o yung totoong kagalingan ay mawi-witness natin. So, we must make the prosperity into the summit. So, hindi lang tayo ang kailangan maging summit. Hindi lang yung sarili natin. Also, we need to make our prosperity as the spiritual summit. That's why we call witnesses and evangelists of Christ. Diba? Kasi tayo yung mag-nurture. Tayo yung mag-share ng Word of God sa mga taong hindi kilala ang Panginoon. At kailangan natin gawin sila as also as a spiritual summit. So, I really hope and I really pray mga remnants na ano, huwag natin isipin na tayo ay wala. Wala tayo, ganyan. Wala tayong may pagmamalaki, wala tayong kakayahan, wala tayong talent. Pero alam nyo ba, ikaw na wala. Ikaw yung tinawag ng Panginoon para ibigay ang lahat-lahat na meron siya. So, huwag tayo magkaroon ng heart ng ganito, na i-discourage natin yung sarili natin. But magkaroon tayo na i-upgrade natin yung sarili natin. Even though nawala ako, andyan naman ang Panginoon na kaya ibigay sa akin ang lahat. So, I really hope and I really pray mga remnants na as you listen to this message, magkaroon tayo ng heart to obey and to follow only the line of the covenant of God. So, tayo ay manalangin. Yes, Heavenly Father, thank you, Lord God, for this day that you have given to us, Panginoon. This time, Lord God, maraming salamat po sa panibagong mensahe, Panginoon. Pagkakataon na makarinig, Panginoon, ng iyong salita, Lord God. Patuloy nga, Lord God, maraming salamat po sa pagtawag sa amin. Even though wala po kaming maipagmamalaki, wala po kami mga kakayahan, mga talent. Bagkus, Panginoon, alam ko na sa pamamagitan ko na walang-wala, ibibigay niyo po lahat, Panginoon, ng mga merong kayo, Lord God. Dahil kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Diyos na walang imposible, Panginoon. Patuloy nga, Lord God, na winawasa ko po ang lahat ng gawa ni Satanas sa aming buhay at also, Panginoon, sa environment na meron kami, Panginoon. Kayo nga po ang aming sasambahin at pupurihin sa pangalan ni Jesus. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come,
your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.